So guys, pagpasok mo ng kwarto is ito, may tatlong bed dito actually, pero hindi ko na ipapakita yung bed ng mga roommates ko for their privacy na rin. Although wala naman akong kasama ngayon sa kwarto, pero yun na nga, ito yung side kung saan nandito yung kama ko. Wait. So for my bed sheet, it has to be hot pink. And I have here my two big and comfy pillow. And then, itong maliit na to. Actually, ito yung gift sa akin ng mommy. Ito yung gift sa akin ng mama ko. And, see. Ah, wait lang guys. Tingnan. Super cute niya. Yan siya, oh. Yan. Diba, super pretty ng pillow na yan. And, sobrang iniingatan ko siya. Tinuruan ako ni mama kung paano siya tanggalin para just in case gusto kong labhan. Kaya lang, hindi ko carry yung ano. By the way, nagbebenta siya ng ganyan, guys. Made to order. So, since ayoko siyang masira agad or hindi ko alam kung paano siya ibalik, kaya nilalagyan ko siya ng throw pillow. And then, sa side naman ng kama ko, makikita yung eye mask ko or eye patch. And then, of course, yung ginagamit kong headband just in case na meron akong makeup. And then, yung so, yung pinaka side table ko is itong malaking storage box na to. And since nagbo-boarding house ako, well, basically, kailangan ko talaga ng mga ganitong storage box lang. Kasi before, palipat-lipat ako and hindi ko afford na orokan kasi mahirap siyang ilagay sa mga sasakyan kapag maglilipat. So, basically, nandito yung mga panglakad ko, yung mga damit ko, pantalon, jacket, dress, and sa bedside table ko, nandito rin yung extension ng saksakan ko. Para sa charger ko, para sa electric fan ko, and kung ano pang gusto kong isaksak. And then, I also have here the tumbler para just in case uhawin ako, mauhaw ako rather. And then, headset. Kasi, so, dito naman sa side na to, doon ko lang nilalagay yung kadalasan na gamit ko. Nothing fancy, guys. So, ito yung relo na binigay sa akin na gift nung Christmas about 2 years ago ng papa ko. Yun yung silver siya. And kapag nasira yung battery, pinapagawa ko lang kasi super feel na feel ko na kasama ko si papa kapag gamit-gamit ko to. And also, may boarding house keys. Yung itong hikaw na to, super tagal na sa akin to. Parang plated lang ba yung tawag dun? Ito yung letter A, which stands for Alisa. Pangit ng kuko ko. So, anyway, ito yung gift sa akin nung BFF ko, si Marie. Itong letter A na earrings. Yan! Okay. And then, ito, gift din sa akin to, yung coin purse na to ng mommy ni Ping ng isang Pasko. Meron lang ako nito. Binili ko kanina nung nag-breakfast ako. And then, ito yung side na kung saan nandito yung mirror ko. So, kapag minsan nagme-makeup ako, dyan ako nakatapat. And, pabor talaga sa akin kasi okay yung lighting niya. And, of course, kapag mainit, okay din na may window ako na malaki sa tabi ng kama ko. Same thing across din, meron din sa pang window dito. So, bongga talaga tong room na to. And meron din pala kaming TV doon. Ayun sa side, maliit lang siya. And bongga yan, may cable yan ha. Ganyan lang yan. Pero may cable yan. Anyway, nandito naman sa side na to, yung dalawa ko pang storage box. And yes, sira-sira na rin yung pinaka takip niya is because sobrang tagal na niyan sa akin. Sobrang tagal na, like ilang taon na sa akin niya. And then, dito ko nilalagay, ito yung mga gamit ko every time na pag rest day, umuwi ako ng Laguna. So, this is my Nike sling bag. And ito yung everyday ko talagang gamit, guys, kapag papasok ako sa work. Super simple lang talaga. And then, of course, my Anello backpack. And this one, ginagamit ko before, lagi ako nagko-Korean novela marathon. So, ngayon hindi na masyado nagagamit, so tambak lang siya dyan. And then, dito naman sa unang storage box, nandito yung mga pambahay ko na damit, t-shirts and shorts. While dito naman sa pangalawa is nandito yung mga una, ay na, dito naman sa pangalawa, which is yung sira, nandito yung mga blanket ko, cortina, punda, and towel. So, kapag, ang maganda rin kasi sa ganitong storage box is nahihila mo lang siya, nai-slide mo lang siya. So, bongga talaga siya. And then, next naman is
Actually, malaki tong cabinet na to, pero isa lang dito yung akin, which is itong side lang na to. Yan, so mahaba na yan. So, sa ilalim, nandun lang yung iilan-ilang shoes ko. So, konti lang talaga yung shoes ko, guys. And, so, dito sa ilalim, nandyan yung iilang piraso ng shoes ko. And at the same time, sa ilalim ng kama ko, andito yung trolley and then yung shoes na madalas ginagamit ko kapag papasok ako ng work. And then for my bath towel, ito talaga, gusto ko yung medyo luma kasi feel na feel ko mas comfortable siya gamitin. And then ito rin, sobrang tagal na nito sa akin. Ito yung ginagamit ko sa ulo ko after ko maligo. Ilang taon na sa akin niya, nabili ko sa SM to for 99 pesos and sobrang absorbent niya and... Basta, luma na siya pero bongga pa rin siya. And then, ito yung nakuha ko sa monito-monita namin last year na something long and hard. Nandito pa rin siya, so just in case na kailangan ko ng pangam. And then, ito, sobrang luma na rin ito. Diyan lang siya. And, ang nag-iisang belt ko. So, nothing fancy talaga, guys. And then, pag open mo ng cabinet, ayun lang siya. Ito kasi... ito yung ginagamit ko every time na magbababad ako ng mga underwear ko bago ko siya labhan. And then, nandito yung mga stock ko sa taas ng swimsuit na binibenta ko. And then, ibang mga bags na hindi ko ginagamit, mga stuff na hindi ko na ginagamit or hindi ko naman masyado kailangan. And then, dito naman sa side na to, mga hangers ko. And then, for yung mga bagong labang bra, nakasabit lang siya sa hanger dyan para just in case sa kailanganin ko mas accessible siya. Then, andito rin yung mga iba ko pang bag na hindi ko ginagamit masyado. And then, sa magkabilang side, meron akong, not sure kung kita, pero sa magkabilang side, meron akong parang organizer, lagay ng kung anik-anik. And dito ko rin nga pala tinatago yung mga bagay na ayokong nakakalat. Kasi galing lang ako, kababalik ko lang dito ng boarding house. So, just wanna make sure na. So, kapag ito, nilalabas ko to. Oh my God, it's heavy. And nilalagay ko siya dito. Kapag... So anyway guys, kapag nandito ako during work week ko, nilalabas ko tong dalawang tray na to ng ito yung pang makeup ko. And then ito naman kung anik-anik lang na stock para mas maging accessible siya. And then syempre kapag umaalis ako dito kapag rest day ko, pinapasok ko itong dalawang ko sa cabinet para mas maaliwalas din na naman yung kwarto, yung side ng... And then, dito pa rin sa loob ng cabinet, ito yung DIY na ring light. Diyan ko siya tinatago para hindi siya agad-agad matabi kasi baka mabasag. And yung tripod ko, yung water ko. So, as much as possible talaga, konti lang nilalabas ko dito sa side ko. Siyempre, boarding house lang to. And nandito yung isa ko pang stock ng alcohol, lotion. Dito yung underwear ko, yung panty ko, panyo ko. Stock of tissues, pouches. Dito naman yung lagayan ko ng mga medyas. And then, graduation picture. And then, sa kabilang side naman, lagayan ng mga electronics. Like, charger, sirang charger, ganyan. And then, ito yung pinakamakalat na side. Andito yung stock ng mga paninda ko. So, nandun sa ilalim yung mga nakasupot kasi ng maayos, nakasilyado dyan, di lang masyado kita. Yung mga paninda ko. And then, may mini fan ako dito. Naka-plastic siya kasi hindi ko pa siya naipapalinis. Ang hirap kasi niya dahil tanggalin. Dahil... Ganyan yung itsura niya guys. So, sobrang liit lang niya. And, 200 pesos lang. So, binenta to nung dating nag-board or dating naging tenant dito. And, since paalis na siya, binenta niya sa akin to ng 200 pesos. Super working pa to. It's just that medyo madumi siya. And, hindi siya madali kasing linisin eh. Dahil kailangan mo talagang tanggalan ng mga tornilyo and all that. So, kaya pinlastic ko muna siya para
hindi maalikabukan, and para kapag dadalhin ko sa malilinis, at least okay na siya. And then nandito yung plansya ni Girlie, yung ibang stock ng ito, madumi to ah. Ito nga pala, this is something to use pang is-is ng electric fan ko. And then ilang stock ng mga shampoo and conditioner. Andito yung ibang mga gamit ko.